Ngayong araw na ito, tayo ay magkakaroon ng kaalaman sa mga bahagi ng Microsoft Word. Una, formatting toolbar. Ito ay tumutulong sa pagsasaayos ng mga teksto tulad ng font, pagpapalaki at pagpapaliit ng mga letra, gawing bold ang mga teksto, italic, at paglalagay ng linya o underline sa teksto. Paggamit ng justification, pagdaragdag ng indent, paglalagay ng border, pagpapalit ng kulay ng mga letra, at marami pang iba. Pangalawa, Quick Access Toolbar. Ito ay naglalaman ng mga tool shortcut para sa mabilisang pag-access. Ilan lamang sa mga bahagi ng Quick Access Toolbar ay Cut, paraan ng pagtatanggal o pagbubura ng teksto o larawan. Copy, pagkopya sa ilang bahagi ng teksto o larawan. Paste, pagsingit sa ilang bahagi ng teksto o larawan. New, i-click ang New upang makagawa ng panibagong dokumento. Open, pagbubukas ng panibagong dokumento. Save, paraan ng pagtatabi ng dokumento sa computer o sa external drive gaya ng flash drive. Print, paggawa ng hard copy ng dokumento. Pangatlo, scroll bar. Ito ang ginagamit kapag gusto mong itaas o ibaba ang pahina ng dokumento. Pang-apat, menu bar. Dito matatagpuan ang mga tabs na home, insert, page layout, references, mailing, review, view, kung saan ginagamit sa pagsasaayos ng ating teksto na may kaugnayan sa pag-edit, paglikha at pagmanipula ng mga dokumento, at marami pang iba. Kadalasan, mas marami pang option ang lumalabas sa menu bar, lalo na kung ito ay naka-drop down. Isa sa mga halimbawa ng tabs na matatagpuan sa menu bar ay ang Insert tab, kung saan maaari tayong makagawa ng table, makapag-insert ng text box, word art, shapes, picture, at marami pang iba na kakailanganin sa dokumentong gagawin. Kapag tayo ay nakapaglagay na ng shape, maaari itong ayusin sa pamamagitan ng drawing toolbar. Kung tayo naman ay magdadagdag ng larawan, i-click ang picture at hanapin ang nakasave na picture sa inyong computer. Maaari itong ayusin sa pamamagitan ng picture tools. Hanapin ang wrap text at piliin ang front of text o kung ano ang kailangan o nais mo sa iyong larawan. Panglima, title bar. Dito makikita ang pangalan ng kasalukuyang aktibong dokumento.